kanina ka. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Pareho lang po doon sa kabila na nasa bilat tayo po kami. Tapos bilat po po yung dati yung bilat. Ngayon po, magluluto po ako ng tinolang manok. Tapos, ito po, papanoorin niyo po kung paano ko luto po yung tinolang manok. Ano po to? Bisaya style, okay? Ayan, na yung kalan ko. Ngayon na yung kaserola na lulutuan ko ng tinola. Tapos, ito po yung mga ano ko. Meron na po akong mga ingredients para sa tinola ko. Sibuyas, luya, saka tanglad, tapos ano po, ginger, at ginger at saka luya, pareho lang, at saka garlic, at saka green chili, tapos sayote. Ito yung manok ko. Ready na po yun siya lahat. Tapos ito yung malunggay. Hugas na po siya lahat. Tapos yung manok po, hinuhugasan ko po siya ng nilalamas ko po siya sa asin bago ko hinuhugasan ulit ng tubig para mawala po yung lansa. Yun po yung masarap para maging po yung sabaw. Hindi po Tapos, ito yung kalan ko. Ready na siya. So, ilalagay ko na siya lahat. At ako, pag nagtinola po talaga ako, lahat po, sinasabay ko na lahat. Ito na siya. Sobrang sabaw na niya. Ito pa lang yun. O, mga English po na nanonood. For all the viewers na, for all the viewers, you didn't know how I speak. This is the ingredients of my tinolang chicken tinola. I have a lemongrass, onion, ginger, garlic, and green chili. So, I can mix it all. And if the ingredients is a good smell already, it's ready to put the chicken. So, ito po. Ito na yung manok ko. Tapos, may paminta ako. Tapos, asin. Ayan. Ito po yung sayote. Para po siyang papaya. Para talaga po ito sa tinola. Pwede po siya sa tinolang lang isda ilagay. Bon, ito sobrang sarap. Pero, for me, mas prepare ako sa papaya kaysa dito. Tapos, itong malunggay. Malunggay po. Para po sa lahat ng information, ito po yung the best na gulay ni Manny Pacquiao. At sa ato, ito po yung nakapagpabigay ng lakas or sobrang healthy po itong malunggay na to. Hindi lang po alam ng ibang mga tao sa buong ito po yung nagpapalakas kay Manny Pacquiao. Tapos yung malunggay po kahit sa lugar po sa Pilipinas, meron po ito sa mga kanto-kanto. Tapos dito po, sobrang mahal. Tapos ito yung manok ko, fresh chicken po ito. Binili namin sa supermarket dito sa Qatar. Abangan nyo po pag gano'n. Ito na po siya. Sinasangag ko na po siya. Ayan. Medyo nawala na yung pagkapula-pula niya. Nagiging puti na siya. Tapos mamaya, lalagyan ko na siya ng sabaw. At saka Aantayin ko po siyang medyo mawawala yung niya dyan. And mayroon na siyang paminta. Saka paminta powder. Tapos asin. Nilalagyan ko na siya. Tapos ito, mamaya pag kumulo. Tapos last po ito. Yan. Kasi madali lang po yan. Tapos yan. Tapos mamaya po, papanoorin niyo po na pagkatapos nito maluto. Tapos titikman po natin yung sabaw. Sobrang sarap po nito. Ito po. Yan. Yan na siya. Malapit na siya. Tapos ito. Tapos ito po yung kusina namin. Medyo magulo po. Tapos ito po yung labas. Yan.
Tignan mo yung backyard namin, ang daming ano, sura. Sobrang init po ngayon. Time check ko is 11:39 ng umaga. So, kagigising lang namin, hindi pa ako nag-breakfast. Kasi nga, nagluluto ako. Mamaya pa yung pasok namin, alas 4. Yun yung kusina namin, yan. Nagluluto pa ako. Ang rice. Yan. Tapos, habang hinaantay namin yung rice namin, so, ato, tama-tama rin, naluluto yung rice, tapos ito rin. Sabay sila. So, pagkatapos, kakain na kami. Ayan na siya. Kumulo pa siya. Lumalabas yung blood ng ano. Pag mawala na yung blood, saka nalagyan ng tubig para hindi lang sa yung sakaw. So, marami na akong ginagawa nito paghugas para, ano, para hindi siya talaga sobrang ano. Tapos yung tanglad po, ang bango niya. Sa lahat po ng tito ng blood, kailangan may tanglad talaga siya. Kasi pag walang tanglad eh, hindi siya masarap. Ang tanglad, pwede din siya sa sabaw ng isda, sa adobo, chicken adobo rin po, pwede rin po yung tanglad. Yung tanglad po, marami siyang ano eh, marami siyang sa panluluto, marami siyang pwedeng magamit yung tanglad. The best po talaga yung tanglad. Kahit wala na kayong ibang ano, mga ano, basta may tanglad, sobrang sarap na po yung niluluto. Yun lang po yung nakapagpaano na ano, pagluluto. Para sa mga lahat po dyan, ito po yung style ng tinola ko. Sa mga viewers ko na iba, sabi kasi ng foreigner dun sa akin, gusto niya rin daw yung matutunan yung mga niluluto. Kasi simple lang din kasi. Simple lang din kasi akong tao, so galing ako sa mahirap. Hindi kami mayaman ito. Nandito kami sa ibang bansa para magtrabaho. Ta-da-da! Ito na po. Tingnan ko yun siya. Ano na siya. Basta, pag-anuin nun siya, parang wala na yung mga dugo-dugo sa part ng mga chicken. Pwede na siyang lagyan ng sabaw. Saka para hindi po sayang yung gas nyo, bibigyan ko kayo ng tips. Magpainit kayo ng tubig sa ano, sa initan, tapos bago nyo lalagyan, ilagay dito para hindi na kayo mag-antay ng matagal. That's the easy tips of the cook. Ayan, dito ako nagpapainit. Ayan, mainit na po siya. Tapos, dyan. Lalagay ko na siya. Lalagay ko na siya ng tubig. So, kumulo na siya automatic. Kasi maglagay ka pa ng malamig na tubig, mag-antay ka pa ng matagal. Ayan. Ayan, daming sabaw kasi para, actually, pag nagluluto ako, nagbibigay ako, hindi lang yung para sa sarili ko. Dapat isipin naman natin yung iba na walang ulam. Kasi pag hindi naman all the time na mayroon tayo, so we need to share somebody. This one, tsaka ano. Kasi sabi nga nila, yung pagbibigay po daw sa kapwa ay ano po yun, pagmamahal mo sa Panginoon. So, kung ikaw nagbibigay, mapagbigay kang tao, hindi ka duwag. Kasi pag kuripot, yung isang kuripot daw kasi, duwag eh. Kasi takot ka na mawalan sa sarili mo. So, ibig sabihin, hindi ka nagpa-trust kay Lord na may darating pang biyaya sa'yo. Diba guys? Kumukulo siya. Kumukulo na siya. So, mag-aantay na ako ng mga 5 minutes para medyo maluto yung manok masyado. Tapos, saka ko ilagay yung ano, sayote. Tapos, titikman ko siya kung tama na yung timpla ko ng asin. Tapos, lalagyan ko siya ng konting magic sarap para sobrang sarap niya. Okay? Para enjoy na enjoy naman sila ang kumakain ito. Dadalhan ko po yung mga co-workmate ko po na naunang nag-work sa akin. Ngayon, morning shift sila, so wala silang lunch. Dadala ko sila dito ng sabaw. Para matikman naman nila yung tinola ko. See you a bit, guys. Okay, guys. Nandito na naman ako. Ito na siya. Babuksan na natin. Sobrang kulo na niya. Wow! Siguradong lutong-luto na itong manok. Yan. Pag nagluluto ako, wala po siyang timing. Ini-estimate ko lang po kung luto na siya o hindi. Kasi makikita niyo naman yung texture ng manok. Kung luto na siya o hindi. Yan. Titignan ko. Tapos gusto ko siya lagyan ng patis. Maghahanap ako ng patis dito. So, kalilipat lang namin. So, mamukuha na ako ng patis dito sa amin. Kapitbahay. Peace, guys. So, ano na lang. Yung malagas, yung malagas. Kasi na lang naman ang sarap. Sarap dito.
Sobrang sarap niya. Lasa lang. Yung sayote. Yan yung sayote. Yan. Tapos mga siguro 5 minutes. Kasi kumukulo siya. Tatakpan ko muna. Tapos, hindi ko masyadong lulutuin yung sayote kasi masarap kasi pag crunchy. Hindi masarap yung lata na lata na ano. Ano ba yun? Ito masarap pag crunchy-crunchy siya. Estimate ko lang din kung ilang minuto. Tapos, pagkatapos nun, bago siya papatay, lalagay ko na yung... Yan! Napaka-delicious or healthy na ano green leafy vegetable. The best malunggay from the Philippines. Okay? Hello! Ayan, malapit na po siyang maluluto. Ito po ako. Pagigising ko lang kanina, ha? Hindi pa ako nag-breakfast. Mag-eat-to-build-do-da. Kaya anantay ko yung tinola ko. Kasi pag sa breakfast talaga kumakain ako ng kanin. Gusto ko ng rice. Alam mo na, Bisaya. Pag Bisaya, rice sa umaga, sa tanghali, at saka sa hapon. Eto, malapit na yung maluluto. Tapos lalagay ko na lang yung malunggay. Tapos kakain na kaming lahat. Yung mga kasama ko nasa sala po, hindi ko po siya pwede magpapakita sa inyo. Kasi baka hindi mo payang yung iba na. Actually po, hirap po mag-vlog. At ano, wala kang... Pag magluluto ka, tapos mag-vlog ka, hawak ka ng camera, tapos may mag-bubash pa sa'yo, ganyan-ganyan. Then think about myself. Okay? Tapos ano, ito yung ano ko. Kasi nga, naano po akong mag-vlog about sa pagluluto. Kasi po, may mga nag-comment po kasi sa mga highest rating po ng views ng vlog ko. Doon po sa cooking, maraming nag-views po. Tapos yung mga ano-ano, yung about traveling, about mapakita mo yung view dito sa ano sa Qatar, parang hindi siya masyadong ano. Pero mayroon namang nag-views, hindi naman nagsisero views. Bale, ano lang po. Matagal lang po ako nag-gawa ng channel, pero hindi po ako nag-upload mga videos. Ngayon lang po ako nakapag-isip, ang hirap po talaga kasi mag-edit ka pa, ikakat mo yung mga sinasabi mo hindi magaganda, tapos ano, kailangan mo lalagyan ng magandang background para maging excitement naman yung nanonood sa'yo, tapos para hindi sila maging boring sa'yo. Tapos eto, hindi po ako makapag-ano ng English guys, kasi medyo, alam mo na, Bisaya, next na vlog ko mag-Bisaya ako. So nagtatagalog ako kasi halos lahat ng subscriber ko parang mga Tagalog ko siya. Also, mag-Tagalog na lang ako para fair na makaka-intindi sila lahat. O ito, abangan natin yung tinola ko. Malapit na siya ang natuto. See you. Lalagay ko na yung ano, malunggay. Luto na yung sayote. Sa ano ko lang ha, sa paningin ko siya, luto na siya. Basta magka-crunchy na. Ayun na yung kanin, sobrang puno siya. Nagluluto ko na marami. Wow! Look like restaurant. Tignan nyo guys yung ano na bigas. Gusto ko po talaga sa kanin yung hindi basa, hindi lata. Yung tama lang. Pero hindi ko yan sinusukat. Ano lang, ini-estimate ko lang din yung tubig. Kasi actually, nung nagpa-fasting ako, pag magluluto ako, so hindi po siya pwede tikman. Lahat estimate lang po. Tapos ngayon, matitikman ko na siya kasi hindi po ako fasting. So, eto. Sobrang, para sobrang sarap niya. Wait lang guys. I-down, ibababa ko na muna itong camera. Guys, papakita ko na sa iyo. Ito na, tapos na siya. Wow! Comment down below po kung ano po yung ano yung dyan sa tinola ko. Pag matikman nito, sobrang sarap. Yan, sobrang healthy na dito. Saka hindi siya malansa. Healthy siya. Yan, yun na yung malunggay. Last ko po yung malunggay yung nilulunod. Tapos ilagay ko pa na siya ng green chili. Para pang decoration naman. Saka yung amoy ng undad, yung malunggay. Tinola po talaga siya. Sobrang sarap. That's for my vlog today, guys. Stay safe. God bless. Always eat healthy. And thank you for watching and subscribe my channel. God bless everyone.